171, bahagyang pagtaas ng recovery rate ayon naman sa CHD 1. Ang detalye sa balita ni Leslie Gemino. Radyo Pilipinas. Report. Naito lang kahapon ang pinakamataas na bilang ng gumaling dito sa Ilocos Region. Sa tala ng Center for Health Development 1, umabot sa 1,171 ang bilang ng gumaling dahil dito nabawasan ang total active cases na nasa 14,116 kumpara sa naitala kamakalawa na 14,336. Sa ngayon ay nasa 110,159 ang total confirmed cases sa rehiyon sa pagdagdag ng 966. 93,699 ang total recovery, so 85.06% recovery rate. Habang 2,344 ang total death sa pagdagdag ng 5. Ang 966 sa bagong kaso, 378 ay mula sa Ilocos Norte, 219 Pangasinan, La Union 195, 145 Ilocos Sur at Dagupan City 29. Samantala, sa 14,116 na active cases, 1,948 ang naka-admit sa iba't ibang paggamutan sa rehiyon, 11,138 ang naka-strict home quarantine at 1,030 ang nasa facility quarantine. Manipod tayo Pangasinan, Leslie Amin ng Radyo Pilipinas. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian para sa Radyo Pilipinas. Para mas maraming Pilipino ang mabakunahan at mas maprotektahan, res bakuna sa butika, umarangkada na. Ang objective natin ay magbigay ng booster. So kailangan ang magpapabakuna dito sa 7 sites na nating napili ay naroon na ng full vaccination na 3 months na. That means candidate na sila sa booster. Bagamat sa kamay nilaan muna sinimulan, plano na rin itong isagawa sa mga karatig na lalawigan. After NCR-wide, siguro by second week or third week of February, pwede nating umpisahan sa iba't ibang panig ng ating bansa based on the readiness assessment of our regional offices. Para sa balitang totoo at impormasyong laging tama, Radyo Pilipinas. No vax, no ride policy. Binigyang paliwanag ng ating pamahalaan. Ito po ay papatupad habang umiiral ang alert level 3 o mas mataas. Ito po ay temporary lang. Kapag po bumaba na tayo sa alert level 2, magkakaroon po tayo uli ng assessment. At maaari po na ito magkaroon ng suspension ng implementation. Sitwasyon ay tuloy-tuloy na pinag-aaralan para na rin sa kapakanan ng bawat mamamayan. Maaari rin po magkaroon ng isang pa po assessment kapag nagkaroon na po tayo ng mas mataas pa po na vaccination rate. So ito naman po tuloy-tuloy na ina-assess ng inyong kagawaran ng transportasyon. Para sa balitang totoo at impormasyong laging tama, Radyo Pilipinas. Malasakit para sa mga paslib. Pamahalaan ngayong panahon ng pandemya ay lubusan ang pag-iingat sa kalusugan at kapakanan ng mga kabataan. Prepare na po tayo sa vaccination ng 5 to 11 years old. Ngayon, mas prepared po tayo at mas experienced. We will open our vaccination rollout on February 4. Maingat na pinaghahandaan at may kapanatagang ligtas ang COVID-19 vaccine na kanilang tatanggapin. Para sure po tayo na very safe ang ating gagamitin na bakuna. Dahil ito ay mas mababa ang formulation na angkok para sa mga bata. Tiwala at pakikisa ang kailangan para lubos na mabigyang katuparan ng pamahalaan ang pangakong sa pandemyang kinakaharap ng bayan ay walang maiiwan. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas. Pinakabagong variant of concern ng COVID-19 mula South Africa, ang bantay sarado ngayon. Omicron, the fifth of the important variants of concern. And the most significant change is that this version of the virus has 50 plus mutations. Sentro ng atensyon ng mga eksperto ang malalim na pag-identify sa bagong variant na ito. Is the Omicron variant more transmissible? It is likely that it is more transmissible. Is the Omicron variant more deadly? This is the good news. It's probably less deadly than Delta. Para sa mga karagdagang update at balita, manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas. COVID-19. Quarantine recommendations. Quarantine guidelines. Moderate, severe, at critical COVID-19 patient. Ano ang mga dapat gawin? Tatagal ang isolation ng 21 days. Mahalagang nasa ospital ang pasyente upang mabigyan ng sapat na atensyong medikal. Kung wala ng sintomas at clinical recovered na sa nakaraang 3 araw mula ng mag-quarantine, hindi na kailangang magpa-test muli.
Tandaan, lahat ng may close contact, kahit ng negative ang resulta, ay kailangang mag-quarantine sa loob ng 14 na araw. Patuloy na maging maingat. Alagaan ang sarili at pamilya. Panatilihin ang malusog na pangangatawan. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM 1 at Capital FM 2. Mga salitang binitawan niya noon, na isagawa, na ipatupad. 5 years ago, the first thing I made sure was to increase our infrastructure spending to an average of 5% of the country's GDP. This is significantly higher than the infrastructure spending of each and past 4 administrations. Today, we can see the tangible results all around. Seguridad at pagpapalawak ng mga paliparan ang isa sa mga maituturing na mahalagang kontribusyon ng pamahalaang Duterte para sa kaginhawaan sa transportasyon, hindi lamang para sa ating mga kababayan, kundi pati na rin sa mga dayuhang turista, lalo na sa pagbangon ng ating turismo mula sa pandemya. Nariyan din ang pagpapagawa at pagpapasaayos ng mga pier at paliparan sa iba't ibang bahagi ng bansa na lubos na nasira at naapektuhan dahil sa mga nagdaang kalamidad. Kaginhawaan sa mahalaga at pang-araw-araw na transportasyon. Yan ang pangakong naipatupad ng Pangulo. Mga pangakong naipasa dahil sa determinasyon at aksyon. Duterte delivers. Tatag at malasakit. When I say I will do it for my country, I will do it. Bilang ng COVID cases sa bansa, hindi pa rin bumababa. Mga bakuna para sa mamamayan, hindi pa rin sapat para sa lahat. Pero muli, pamahalaan ay nagpaalala, walang maiiwan, walang papabayaan. Do not be afraid. Government is working. Government is busy doing everything, not nothing. Government is trying to get the things to fix all of us. Kapasidad ng mga ospital lalong pinapalakas. Mas maraming COVID vaccines darating sa mga susunod na buwan. Kalaban ay hindi man nakikita, pero sa pagtutulungan at pagsama-sama ay malalampasan din itong pandemya. Talagang kakaiba po itong bagong virus ito. Talagang binulaga po tayo ngayon. Pero siguro sa tamang pagtutulungan ng mga alkalde, ng mga mamamayan at ng nasyonal na pamahalaan, talagang wala pong imposible. Para sa tamang balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Kabilang ba kayo sa mga Pilipino na nahihirapan sa mga transaksyon dahil wala o kulang ang mga valid IDs? Huwag nang mag-alala dahil narito na po ang PhilSys, ang identification system ng bawat Pilipino. Meron lamang pong 3 steps para makapagrehistro at makakuha ng Phil ID. Para sa step 1 registration, kung saan kinukuha ang inyong demographic information, ang PSA ay nagpadala ng data collectors sa mga tirahang kabilang sa mga... Magandang araw, Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod, National Statistician and Civil Registrar General, Undersecretary Dennis S. Mapa. Kayo'y inanyayahan namin sa isang namang makabulang hapon ng pakikinig at talakayan hinggil sa mga produkto at serbisyo ng Philippine Statistics Authority. Sa man kayo naroon, samahan ninyo kami tuwing araw ng Sabado mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa ating programang PSA Serbisyo sa Radyo. Dito lamang sa Radyo Pilipinas 1. Maraming salamat. Sa ngalan ng buong pamunuan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, sa pangunguna ng ating buting Direktor Bong Aportadera, sa ating Station Manager Senior Alan Alianige, sa ating mga kabalikat Mr. Mackie at Mr. Ray Sampang, ang inyo pong kaagapay sa impapawid Francis Cansino, nag-aanyaya, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating PSA Serbisyo sa Radyo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon every Saturday. Dito pa rin sa inyong paboritong himpilang Radyo Pilipinas,
ng Philippine Broadcasting Service. At sa ngalan ng ating PSA production staff, sa pangunguna ni Mr. Ruben Litan, Micah Grabador, Glyce Saquejado, Marlene Yaon, at mula naman sa PSA Centrist Building, Miss Linda Mole. At dito naman sa ating home studio, of course, nariyan ang ating mga kaagapay, Miss Kate De La Cruz Pelutin at Jam Season. At syempre pa sa master control ang ating mga technical engineers na sina Ronel Abundo at Orly Lopez. Live po tayo mga kaibigan at sabayang nasusubaybayan sa Radyo Pilipinas 1738 sa inyong talapihitan at sa Meta Facebook page ng Philippine Statistics Authority. Sama-sama po tayo mga kaibigan until 4 o'clock. Huwag po kayong bibitiw sapagkat ang ating pong tema ng talastasan ngayon ay ang much awaited at marami sa inyo ang alam kong may mga katanungan at nais ninyong maliwanagan yan. Ano ho? Sa pamamagitan po ng ating mga piling personalidad na makakapiling po natin. Oh, of course, star-studded na naman tayo ngayon. Miss Linda Mole, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Francis. Magandang hapon din sa lahat ng ating taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Well, alam mo, natutuwa ako, Linda, sapagkat naihanay mo na naman sa ating edisyon ngayon ang mga personalidad na makapagbibigay pa rin ng maraming kalinawan sa mga katanungan ng ating mga kababayang sumusubaybay sa ating PSA serbisyo sa radyo. Sino-sino ba ang nakahanay natin ngayon, Linda? Tama po kayo, Sir Francis. Nagpapasalamat po tayo at pinagbigyan tayo ng ating mga panauhin ngayon. Aha. Ang ating unang makakasama sa unang yugto ng ating palatuntunan ay walang iba kung hindi ang ating pinakahihintay. Si ASEC Idol Rose Bautista. Idol ko yan. Si Ma'am Rose Bautista. Okay. Magandang hapon po, Ma'am Rose. Magandang hapon ng ating Deputy National Statistician, ASEC Rose Bautista, na siyang tagapamahala ng PhilSys Registry Office. Good afternoon, Madam. Good afternoon, Francis. Good afternoon, Linda. At good afternoon sa iba pa nating maging guest dito sa ating radyo. Sana ako, kaya lang hindi maganda ang internet connection at signals ko sa bahay. Pero ngayon, okay na ako. So kahit na tatlong oras tayong mag-interviewan. Aba, talaga naman, oo. Anyway, nagpapasalamat ako, ASEC Rose, sapagkat nagkaroon ka ng panahon at oras ngayon, sapagkat napakarami pa rin ng nararapat na maliwanagan ng ating mga kababayan tungkol dito sa ating PhilID, ASEC Rose. Yes. Yes po. Yes na yes. Naka-ready ako para magbigay ng mga kasagutan sa maraming katanungan, lalong-lalo na doon sa tanong, bakit wala pa akong ID? Ayun. Isa na ako doon sa magtatanong na yan. Okay, Linda. Sino naman sa ikalawang yugto ang ating mga makakasama? Sa panig naman po ng civil registration, makakasama po natin ang nagbabalik. Walang iba po kung si kundi si ANS Mariz. Magandang hapon po, Ma'am Mariz. Good afternoon, Engineer Mariz. Good afternoon, Sir Francis, Ma'am Linda, tsaka si DNS Rose, no? Papansin ko lagi kami nagsasabay ni DNS Rose dito. Aba, talaga. Pinagtatagpo kayo ng tadhana. Okay. At maraming salamat, Engineer Mariz, at pinagbigyan mo muli ang ating palatuntunan para ika nga isa ilang pang mga dapat malaman at ang isa sa pinakamahalaga ngayon because February is just around the corner. Alam ko na yan ay nakatakda para sa Civil Registration Month celebration. Tama, tama po kayo dyan, Sir Francis. Okay, sino-sino pa makakasama ni... Makakasama ni Ma'am Mariz. Uh-huh. Ang nagbabalik din, si Miss Melody Medina at saka si Ma'am Luzvimindacruz. Pareha silang registration officer 3 ng CRS.
Okay, magandang hapon po sa inyo. Melody and Blues. Magandang hapon po. Ayan. Ready na ba kayo? Yes, Sir Francis. Ready na po. Okay. Handang-handa na sila. At ngayon naman, bago tayo pumalaot na sa ating talastasan, puntahan muna natin si Miss Kate De La Cruz para sa ating PSA Serbisyo Balita. Kate, good afternoon. Magandang hapon, Tito Francis. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ating balita ay 32nd Civil Registration Month, ipinagdiriwang ngayong buwan ng Pebrero. Nakadakdang ipagdiwang ang 32nd Civil Registration Month sa darating na February sa pangunguna ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ang selebrasyon na ito ay ayon sa mandato ng PSA na palakasin ang civil registration sa bansa, alinsunod sa Presidential Proclamation No. 682 na pinirmahan ni dating Pangulong Corazon si Aquino noong January 28, 1991 kung saan idineklara ang buwan ng Pebrero bilang Civil Registration Month. Layunin ng selebrasyong ito na palakasin at paigtingin ang advokasya ng PSA na maghatid ng epektibo at maayos na civil registration and vital statistics. Ngayong taon, ang tema ng selebrasyon ay Improving Civil Registration and Vital Statistics Implementation Strategies through Digital Transformation. Iba't ibang mga aktibidades ang isasagawa ng PSA Central and the field offices, gayon din ang city and municipal civil registrars. Kabilang sa mga ito ay ang display of streamers, mobile registration, trainings, information, education, and communication materials, civil registration quiz bee, at poster and slogan making contest. Para sa iba pang impormasyon at updates tungkol sa Civil Registration Month, bisitahin ang PSA official website sa psa.gov.ph at ilike ang PSA Facebook page sa facebook.com/Philippine Statistics Authority. Muli ako po si Kate De La Cruz, Pilutin para sa PSA Serbisyo Balita. Thank you very much, Kate. At relax muna. Ihanda mo na yung mga nararapat na mga inquiry natin mula sa ating mga clients. Tayo ay pupuntahan muna natin ang ating pong mga resource person, okay, sa pamagitan ng ating Assistant National Statistician, walang iba, Deputy National Statistician, ASEC Rose Bautista. ASEC Rose! Po, ready na ako. Ang latest natin, gusto niyo bang malaman kung ilan na nakarehistro? Sir okay. Francis? Okay, isalaysay mo na yan, ASEC Rose. Go ahead. As of January 19, ang aming opisyal na nakarehistro na sa ating PhilSys ay 53.7 million. Ito yung nag-undergo na nung biometric capture. So, dalawa na yung pinagdaanan nila. Dumaan sila dun sa demographic. Ito yung nag-provide sila ng information, yung basic demographic information. At nakapunta na rin sila sa registration center na kinapture ang kanilang mga biometric. Ano ba tong biometric? Ito yung front-facing photograph, yung fingerprint, at saka yung Irish scan. So umabot na tayo doon ng 53.7 million. Pero ang aming cards delivered ng PhilPos ay umaabot pa lamang ng 5.6 million. So alam natin na malaki yung gap between the registered at saka yung na-deliver na card. Uh-huh. Pero ano daw po ang dahilan, ASEC Rose? Bakit nagkaroon ng ganyang kalaking delay? Okay, ganito po kasi yon. Between yung pag dumaan ka po ng step po, meron po kaming tinatawag na back-end processing. Ikumpara po natin yung ating sa ordinaryong ID. Pagkatapos mo mapicturean, magbigay ng information, mapaprocess po nila kagad. Di po ba? Ito po yung ordinaryong ID na ilikukuha ng ka ng retrato, pipirma ka, at kung ano man yung information, mailalabas nila.
anong pagkakaiba sa national ID? Sa national ID, ito po ay pananagutan ng ating pamahalaan ng Republika ng Pilipinas na unique ka. So ano mangyayari? Pagbigay mo ng information, dadaan ito sa tinatawag na identity validation. So dalawang identity validation ang pagdadaanan. Una, yung demographic information. So ano to? Meron ka bang kapangalan? Meron ka bang kapareho ng panganakan? Meron ka bang kapareho ng lugar ng kapanganakan? Okay. So yun po yung unang identity valid demographic na validation na pagdadaanan. So habang lumalaki po ang laman ng ating database, mas marami po ang ikukumparahan ng isang record kasi iko-compare po niya lahat. Uh-huh. Ang pangalawang pagdadaanan na identity validation ay yung tinatawag na biometric information. So imamatch po yun, titingnan niya kung ikaw ay baka dalawang beses nang nagrehistro, gumagamit ka ng ibang pangalan. Pag pwede po nating madaya yung mga yon, pero yung ating pong fingerprints at yung ating iris, hindi po natin madadaya because it is unique for a person. So kinukuha natin yung 10 fingers, hindi lang 4. Kasi dati sa UMID, 4 lang. Pero ngayon dito sa National ID, lahat po ng fingers ng ating daliri ay kinakapture. At pagkatapos po nun, at yung Irish card pa. So very unique yung magiging identity mo with your fingerprint and your Irish. Siyempre po yung features, ano, nag-iiba yung habang tumatanda tayo, nag-iiba yung ating features. Pero kinukuha din natin ang tinatawag na front-facing photograph. Pagkatapos po ng tinatawag namin na back-end services, pag pumasa ka doon sa dalawang identity validation process na yon, doon ka pa lang po ma-generate ng tinatawag na PhilSys serial number, which is unique and which is permanent. Hangga mamatay ka man, yung number na yon stays with you. Hindi siya mare-reissue kanino man na panibagong magpaparehistro. So doon okay. Po sa PSN na tinatawag natin, ang na-generate na namin ay 16.7 million. So ganun kaya po talaga tayo ay hindi po madali ang pag-issue ng ating national ID. Okay. Now, ASEC Rose, matapos mong mailarawan ang step-by-step procedure, nangangahulugan ba na ang bawat mabibigyan itong ID na ito, o national ID, ay magiging panatag ang kanyang kalooban na ito po ay hindi matatamper, hindi mapapalsipika, at guaranteed na talagang ikaw lang ang may-ari nito? Pagdating po sa pagpalsipika, alam naman po natin, ang ating mga, maraming mga Pilipino, ang laging gustong magpalsipika. Pero madedetect po ng aming system kung yun, ang PIL ID na hawak ng isang tao ay siya, kanya o hindi kanya through the tinatawag na authentication. Kasi digital ID po ito, so merong kang paraan parang magawan mo ng authentication whether yung taong may hawak ng ID ay siya din talaga yung may-ari ng ID. Alam mo kasi, Asik Rose, marami ngayon ang mga balibalita mula sa mga barberya, sa mga karinderya, at kung saan-saan pa, na nauuso itong mga hacking-hacking na ito. Naku po, ano ba ang ikangay masasabi nating guaranteed na may safeguard talaga itong ating ID na ito? Tama po, isa yan sa pinagtutuunan ng pansin and a priority concern ng Philippine Statistics Authority, ang masigurado na ang lahat ng information na kinokollect namin sa PhilSys ay secured. Okay. At dahil po dyan, kasi unang-una, by design, meron po kaming tinatawag talaga na data privacy. Lahat po ng proseso na ginagamit namin ay nag-undergo ng privacy impact assessment. Pangalawa po,
kami ay binabantayan at kami ay under, kumbaga, sinusupervisan or chinecheck ng National Privacy Commission, ng ito pong darating na buwan ng Pebrero, meron kaming meeting with the National Security Council, ang tinatawag namin na high level committee meeting concerning security. Binabantayan po talaga kami ng gobyerno, hindi lang po PSA ang nangangasiwa ng data security para sa PhilSys. So, kaya po ingat na ingat kami at meron kaming mga processes. Kumbaga meron kaming mga expert na kinukonsulta with regarding to putting the maximum protection that we can on this data that we are holding, especially kung as of January 24, umabot na po kami ng halos 54 million na information. Okay. Now, malaki ang pananalig ng ating mga clients, lalo na itong mga magkakaroon na ng national ID na ito, sapagkat ito ay much awaited na ng ating mga kababayan para sa any transaction, both government or private, at kung saan-saan man. Naniniwala kami na kayang ma-secure. Oh, pero talagang kinakailangan ang best effort ng ating PSA sapagkat may ilang mga ahensya ng gobyerno ang talagang pinagsisikapan itong mga unscrupulous na ito, mga ligaw na kaluluwa para ma-penetrate ang mga seguridad ng isang ahensya. Tayo po sa PSA, nakalagay na ba, nakalatag na ba ang ating best effort for this matter? Yes, sir. Sinasabi po natin, araw-araw kailangan ikaw nakahanda. Kasi araw-araw, ito ay iyong chinecheck, pinagtitibay, continuous, hindi po pwedeng nagawa na namin, sasabihin namin, hindi po ganun ang aming stand pagdating sa data security. Kasi po, the threat can happen anytime. Tama po. Ganun siya. The threat can happen anytime. Wala hong pipiliing araw. Kaya po, ang paghahanda ay talagang dapat laging nandiyan. So, continuous ang aming improving data security para dito. Lalo na po ngayon na nakalampas sa 50 mil na tayo at nakalampas na tayo ng 50% of the total population. Napakalaking data set ang hawak-hawak po ngayon ng PSA. Check, merong mga tayong tinatanggap na sunod-sunod na tanong dito sa ating message. Hanggang kailan daw sila maghihintay? Kasama na ako doon para sa ating national ID na yan. Okay, hanggang kailan ba po tayo mag-aantay ng ating national ID? Yun pong naunang nagparehistro. Aminin po namin, yung nauna, yung from January to April in particular, ay yun po yung aming pinaprioritize ngayon. Ang nangyari po kasi, nag-distribute kami, nag-start ang operations ng aming card personalization ng May. So nauna po talaga ang ating pagre-rehistro ng step 2 bago tayo nag-card personalization. Ito po yung ginagawa sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kita nyo po, pati yung production ng ating card ay nasa isang napaka-secured na facility. Right, so, ang nangyayari po ay medyo hindi namin naaayos. Meron kaming problem with regards. Kaya hindi namin masabi na marami pong nauna, yung pong ang naipit ay parang naiipit ay yung naunang January to April. Kaya po nagtatagal. So, ang mga sumunod after nun, sila yung pumapasok doon sa system. At of course, inabutan din po kami like a week in December, nagkaroon po kami ng stop operation. Ang aming pong bank operation, ang aming card operation sa Bangko Sentral ay 24/7, sir. So, todo-todo po ang operation sa amin, pero naapektuhan kami ng Omicron virus. Kaya noong isang linggo nitong January, ay wala po kaming operation. Suminto po kami dahil
mahigit na kalahati nung aming na-assign sa Bangko Sentral ay naapektuhan ng COVID. But we are back to normal operations, 7 days a week, 24 hours a day, starting itong Monday. At ang ginagawan po namin ang paraan para po ma-increase pa namin ang aming capacity as far as the tinatawag namin yung identity validation, card production, as well as yung delivery. Para po matugunan namin talaga at kumbaga mabawasan yung pag-aantay ng ating mga nakapag-step to na. But at the same time, dahil nga po may limitations din kami talaga sa production of the physical card, ang inaasahan po namin na i-launch sa March ng taong ito ay yung tinatawag na mobile ID. So ano ba yung mobile ID? Ito po ay merong kang PIL ID, hindi nga lang physical, pero nasa iyong cellphone. At ang mga pwedeng maka-avail noon ay yung may mga smart cellphone. So mag-a-access ka parang kung ikaw ay meron ng tinatawag na PhilSys serial number. Ang ibig po sabihin, pumasa ka na sa identity validation process at na-generate ka na ng PSN, then pwede ka na doon sa mobile ID. At ipo-focus po namin ang card production, yung issuance ng PIL ID, para talaga dun sa mga nangangailangan ng PIL ID, lalo na po yung ating mga mahihirap na mga inuna namin inirehistro noong 2021. Sige, doon sa mga naghihintay, sama-sama po tayong maghintay. Ano po? Po. Humihingi po talaga kami ng pangunawa at pasensya, pero wag ho kayong bumigay ng pag-antay. Tulungan, kumbaga, dadating po ang inyong ID. Siguro nabalitaan nyo yung katatanggap lang ni Senator Lacson, yung kanyang ID kahapon. At nung natuwa po siya dahil matagal din siya nag-antay, alam niyo po, author ng batas ng National ID si Senator Lacson. Pero ang hindi magandang balita na nangyari ay mukhang nagkabaliktad yung mali ang kanyang birthday, nagkabaliktad yung buwan at yung araw. So mga kailan kaya meron kayong may bibigay na mga estimate para sa aming naipit? Kaming mga nauna na nadiskarel, hanggang sa kalahati ba ng taong ito, makukuha na namin, ASEC? Kung nandito po kayo sa nag-register between January to April of last year. January to April, ang total registrants po namin kasi dyan ay mahigit 5 yun. Dyan sa 4 na buwan na yan, mahigit 5 milyon at ang napalabas pa lang po namin ay mahigit ang, kundi po ako nagkakamali, ay mga 2 milyong mahigit o malapit na sa 3 milyon. So meron pa po kaming utang na mga 2 milyon o 2 milyon mahigit na kailangan namin i-dispatch. Pero marami rin po kaming na ipalabas. Kulang din ang aking ID itong linggo na to. Pero last year pa rin po ako nagparehistro. So, hindi po namin makontrol, hindi po porket ako isang opisyal, sasabihin yung mapapadali. Hindi po namin kontrolado yung mga ganong processes, but we're trying to put control in terms of prioritizing para doon sa mga low-income individuals. So, yun po yung aming ipa-priority. Okay, now ASEC, we are running out of material time, pero sana meron pa tayong susunod na episode kung available ka, sapagkat napakarami pa ng tanong na nararapat nating bigyan ng kalinawan. Okay, I will be available again. Okay. At sana sa aking pagbabalik ay mas maganda na ang aking balita. Sana na-release na lahat yung aming January to April na talagang mga nauna naming kinuhanan ng dumaan ng step. Okay, we will pray for that. Thank you very much, ASEC Rose Bautista, Deputy National Statistician, PhilSys Registry Office. More power to you, ma'am, hanggang sa muli. Thank you.
Thank you din. Maraming maraming salamat. At kay Mariz, marami din po kaming gusto ko lang i-announce. May mga joint programs po kami with the civil registration. At para po ito doon sa mga taong walang birth certificate, kaya hindi sila makapagparehistro sa PhilSys. So, nakikipagtulungan po kami dyan. Si Mariza okay. na po ang magdi-discuss. Si Ma'am Mariza. Okay. Salamat. Thank you, thank you. Okay, Linda. Maraming salamat po, Ma'am Rose. Shoutout na po ba tayo, Sir Francis? Okay, mag-shoutout ka na. Shoutout po muna natin ang ating mga taga-subaybay. Maraming salamat sa inyo. Andyan po si Sir Emil Kirubin, si Ma'am Olive Gulia ng San Nicolas, Pangasinan, si Marcel Otsim, si Malu Perez, si ANS Rene Mendoza po. Iko-congratulate ko lang po. Bagong ANS ng PRO. Si RD Sheila de Guzman, bagong RD ng Region 1. Si John Ryan Arbuhena, andyan din po. Si Betsy Bermillo, si Mimi Bonca, Sir Francis, nandyan siya. Okay. Oo, si Freda Parayo, Annalisa Abaygar, si Jen De La Torre, si Sol Falyarme, si Mayros Laurilla, andyan din po si Marivic Garcia from Isabela, tsaka si Celia Zapata. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Thank you very much at bigyan taan muna natin ang isang paalala mula sa inyong himpilan. Aminin mo na miss mo na, no? Ang sariwang simoy ng hangin. Ang tawanan ng mga barkada. Ang makipagkwentuhan sa mga kaibigan. Lalo na ang makapiling ang pamilya. Nandun pa rin lahat yun. Nandun pa rin sila. At miss ka na rin nila. Kaya, bumalik ka na sa atin. Bumalik ka na sa bagong pag-asa sa probinsya. Mula nung umalis ka, marami nang nagbago. Tuloy-tuloy na ang pag-unlad doon. Kaya tuloy-tuloy na rin ang pag-asenso sa probinsya. Balik na ta sa ato. Adto lang sa website balikprobinsya.ph. Bisitahi ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program official Facebook page o tawagi ang 0919-069-2530 or 0919-065-7896. Parang mapangutana kung unsaw. Halos buong pamilya namin, bakunado na. It's important that you get the COVID vaccine for yourself and your family. Magkakaibang brand ang naibigay sa amin. Different COVID-19 vaccine. Pero hindi naman kami naging zombie. Alam namin na posible pa rin kaming magka-COVID. COVID-19 vaccines are safe and effective. Pero 100% sure at reducing your risk of severe illness from COVID-19. Ingat pa rin para naman sa mga bata at kasama sa bahay na hindi pa nababakunahan. Huwag na nating hintayin mahuli ang lahat. Get the COVID vaccine. Magpabakuna tayong lahat. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas. COVID-19. Quarantine recommendations. Quarantine guidelines. Moderate, severe, at critical COVID-19 patient. Ano ang mga dapat gawin? Tatagal ang isolation ng 21 days. Mahalagang nasa ospital ang pasyente upang mabigyan ng sapat na atensyong medikal. Kung wala ng sintomas at clinical recovered na sa nakaraang 3 araw mula ng mag-quarantine, hindi na kailangang magpa-test muli. Tandaan, lahat ng may close contact, kahit na negative ang resulta, ay kailangan mag-quarantine sa loob ng 14 araw. Patuloy na maging maingat. Alagaan ang sarili at pamilya. Panatilihin ang malusog na pangangatawan. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM 1 at Capital FM 2. Okay, thank you very much. At tuloy-tuloy na tayo sa ikalawang bahagdan ng ating PSA Serbisyo Balita. PSA Serbisyo sa Radyo. Ayan. Okay, puntahan na natin ang ating resource person. Walang iba kundi si OIC Assistant National Statistician Engineer Marizza Grande ng Civil Registration Department. Okay, Engineer Mariz. Magandang hapon, Sir Francis, at sa lahat po ng nakikinig at saka yung mga nanonood sa ating Facebook Live. Okay. At alam ko, napakarami mo na dapat na ilarawan ngayon at bigyan ng diin sapagkat napakahalaga. Isang tulog, dalawang tulog, Pebrero na.
ano ang napakahalagang bagay na bibigyan puwang natin sa ating sarili at sa lahat ng mamamayang Pilipino ang buwan ng Pebrero? Gaano ito kahalaga? Taon-taon, Sir Francis, ay pinagdiriwang natin ang Civil Registration Month. Nasa 32nd year na po tayo ngayon. Uh-huh. Magmula nung inaprubahan yung Proclamation 682. Ito yung kay President Cory pa na kung saan sa buong buwan ng February nagse-celebrate po tayo ng civil registration. So, usually, Sir Francis, no, ini-intensify natin yung campaign natin during Civil Registration Month. Nagkakaroon ng mga activities ng mobile registration ng ating mga partners, yung ating mga local civil registrars. Uh-huh. Yung iba naman sila ay nagkakaroon ng mga mass wedding. So, February, so mapapansin din natin na marami nagpapakasal dahil nag-o-organize po sila ng mga mass wedding, mga CRBS quiz, ganyan po. So ngayong taon na to, yung tema, no, binanggit din ni Kit kanina, ang team namin is improving civil registration and vital statistics implementation strategies through digital transformation. Uh-huh. So dahil nga dito sa pandemic na to, kailangang i-improve pa natin yung mga processes and gagamitin yung digital tools para maihatid natin yung serbisyo sa civil registration sa ating mga kababayan. So kanina, okay, din binanggit ni ASEC Rose, no, na meron nga tayong special projects. Ito yung PhilID Birth Registration Assistance Projects na naglalayo na mag-register ng 2 million Filipinos. Nationwide yan po, Sir Francis. Ano? So may mga target po tayo, bawat city, munisipyo. Yun yung layunin natin. Lahat po ng mga may challenges, no, ng pagre-rehistro ay tutulungan po natin para magkaroon po sila ng birth record. No? Ayan. So napakahalaga nito. Napakahalaga nito. ANS Maris. Yes, Sir Francis, no. At yung ating pong project nga ay ilo-launch, no. By the way, sa Monday, Tuesday, January 31, February 2 pala, kasi February 1 is the Chinese New Year, ano po, sa holiday. So, ang ating opening program, gagawin po nating national po ito, hybrid, no, dahil nga sa pandemic, Sir Francis, magkakaroon tayo ng virtual na national opening ng Civil Registration Month. Sasali po dito yung ating mga regional and provincial offices, and also we are inviting also yung mga partners po natin, yung ating mga local civil registry offices. So in that same day, ipapakilala namin ito yung bago nating collaboration project between yung PhilSys Registry Office at saka yung Civil Registration and Central Support Office, yung PhilID Birth Registration Assistance Project. Okay, now ANS Maris, nabanggit mo na meron kayo mga collaboration with your offices nationwide, ano? Kasama na ang mga civil registrars and everybody. Ano-ano pang mga iba pang aktibidad na maaaring magbigay ng magandang senyales sa ating mga kababayan na Civil Registration Month ng February? Okay, sa Central Office, Sir Francis, yung binanggit ko kanina, yun nga yung first na nationwide opening program. Ang kasunod po nito, magkakaroon din po kami ng Civil Registration and Vital Statistics Quiz na para sa ating mga outlet supervisors. Sa kasalukuyan, Sir Francis, meron po tayong 43 na outlets nationwide na meron po tayo mga outlet supervisors excluding Metro Manila. Sila po maglaban-laban. So magtagisan ng talino para po sa CRBS. Talaga, ha? Yes, yan po yung ating opening. Pero ito po, iniaanyayahan namin not only for the PSA at ating mga local civil registry offices. Sa ating mga outlets, nag-offer din po kami ng pre-copy issuance of birth certificates sa first 100 clients. Free po ito, Sir Francis, ano, sa mga Metro Manila outlets, no. Yung first po every Monday starting ng February
2, no, sa yung afternoon Chinese New Year, no. February 2 sa February 7, 14, 21 and 28. So limang Monday, no, mag-i-issue po tayo ng free na 100 birth certificate sa first clients natin sa Metro Manila outlets. Pero Sir Francis, ipinapaalala ko, no, sa ating mga kliyente na meron na po tayong pinapatupad na appointment system. So kailangan po nilang kumuha ng appointment, mag-log on lang sa appointment.psa.gov.ph. At saka Sir Francis, gusto ko emphasize, no, na libre po ang pagbubook ng appointment sa PSA, kasi may mga nakikita na naman po tayo na nag-o-offer ng assistance ng dyan sa Facebook, PM me, yung mga ganyan. So para sa kaalaman po ng lahat, dumiretso na lang po kayo na mag-log on sa aming website kasi libre po yan at wala pong bayad. Ayan. Okay, nako, talaga naman. Abangan natin, February 2nd, launching ng 32nd Civil Registration Month celebration. Okay. At saka Sir Francis, gusto kong i-share din, magkakaroon po kami ng culmination activity sa February 24. Uh-huh. And simultaneous to this activity, yung aming CRBS data dissemination. So, mga statistika ng birth, ng marriages and death, at saka yung mga nakukuha natin ng mga datos sa mga correction of entries, ilan na po ba yung mga nagdi-divorce, yung nagkaroon ng annulment sa kasal. Yan po ay atin pong gagawin as part of the culminating activity and CRBS data dissemination ng CRS sa February 24. And we will have the second CRBS quiz B para po sa ating mga local civil registry offices. So we're looking forward, no, yung ating mga by region ito, no, nationwide Sir Francis, ang nagpa-participate po dito ay ating mga local civil registrars. Okay. Thank you very much sa ANS Maris, at puntahan ko muna sina Melody at Luzviminda para sa ilang mga query na bibigyan daan ni Kate. Okay, Kate? Thank you, Sir ready? Francis. Go. Okay, Kate? Dito Francis. Opo. Nag-stop yung video ko eh. Okay. Okay. Yan. Sige, pero bago po ako mag-start, happy birthday mo muna, Ma'am Marizza. Okay. Salamat, Kate. Belated, okay. Ma'am Maris. Thank you. Okay po. Unang question po muna kay Jean-Claude DG, Dear PSA. Patulong naman po, since last year, 2021, registered na po kami sa step 1 ng pamilya. Ngunit wala pa rin pong mga available slot ng step 2 appointments. Months na lumipas, lungsod namin at kahit sa mga karating lungsod, laging error, no available slots. Parang pang national ID yung tanong, Miss. Pang national ID ito eh. Pang, opo. Aba, yun po yung binigay sa akin. Hindi ko itong sanugin. Kate? Yes, sige, po. Sige, sagutin ko yan. Pwede ko sagutin yung tanong na yan. Tama po ba? Ito yung tanong. Sabi niya ay nakaregister na sila ng step 1 ngunit hindi siya makakuha ng appointment para sa step 2. So, baka lang po natapat na puno or mayroong kaming problem sa aming online step 1 registration. Pero kung hindi po kayo makapag-register, magtanong po kayo sa inyong munisipyo. Karamihan po ng munisipyo all over the Philippines ay merong coverage. So, meron kaming registration center na na-establish. Kung hindi naman po, ay nag-iikot na mobile registration. So, pwede po nating tanungin muna sa ating barangay. Baka po alam nila kung ano ang schedule, kung kailan pupunta. Kasi po ngayon gumabe yung ating COVID na yung dahil sa Omicron na variant ay medyo hindi po masyadong naglalabas talaga ang mga tao. Kaya they would prefer na ang registration ay doon na lang sa kani-kanilang lugar. So may ang nangyayari po doon ay umiikot po. So huwag po silang mag-alala. Pwede po ito na mag-conduct ng pwede pa rin sila kahit na matagal nandoon ang kanilang step 1 record. Kapag lang po nakapunta sila sa step 2, sasabihin nila na nakapag-online sila sa step 1. Okay. Tama. Okay thank po. Thank you, thank you.
Okay, para man po sa CRS, hello po, annotation na lang po yung birth certificate ko. May tinatak po sila sa taas ng birth certificate na legitimate subsequent marriage of parents. Okay na po ba yun? O kailangan daw po mag-follow up? Sabi po ni Des de la Cruz to daw. Okay, Melody or Luz? Good afternoon po. So, ipapaalala ko lang po na para po matiyak natin na yan po ay galing sa ating tanggapan, makakakuha po kayo kapag nag-file po kayo sa ating local civil registrar's office ng inyong pagpapalegitimate ng inyong anak ng complete set of documents. Ito po ay either original or certified at ipapadala po ito sa ating tanggapan. Meron na pinaprocess na po ito sa ating mga regional offices. So once na na-process po yan doon, pwede po tayong kumuha ng kopya sa mismong outlet, CRS outlet po, yung pinakamalapit, para po makita talaga natin kung talaga po bang ito ay may annotation na. So yung makukuha po ninyong birth certificate, printed in security paper, meron po yaang annotation. It's either po sa gilid, left or right, at sa bottom, pero hindi po tayo nag-annotate sa taas. So, yun po. Isa pong proof yun na ito ay legitimate na prinaseso po sa ating tanggapan. Okay po. Mula po kay Ciara Selena. Follow-up lang daw po yung request niya na change for gender. Lagi na lang daw po siyang pinapagalitan ng amo niya. Gusto na raw niyang tumalon sa building. Kailan daw po ba may approve? Expired na raw lahat ang documents niya. Ipapakulong na daw po siya doon. Siguro nasa ibang bansa po ito, ma'am. Huwag siyang tatalon ka mo. Oo nga, huwag tatalon. Siyari, Selena. Okay, Melody. Yes, sir. Okay po. So, para po natin masubaybayan kung ano po ang status ng kanyang application, maaari po siyang tumawag sa ating Query Verification Unit. Ito po yung kanilang landline. It's 461-0500 local 702, or kaya po pwede po siya mag-email sa ating tatlong klaseng email po. Ito po ay crs.qvu1@psa.gov.ph. Meron din po tayong crs.qvu2 and then qvu3 rin po. So may tatlo po tayong email. Kung abroad po siya, pwede po siya magpadala ng kanyang query para po ma-assist po natin siya at masubaybayan po natin, maiproseso na po natin or mabigyan po natin siya ng feedback kung sakali naman po itong may problema. Okay. Sir Francis, pwedeng dagdagan yung ano ni Meloy, ni Melody. Okay. Kasi sa ngayon po, I think yung challenge niya kasi is yung correction of entry ng sex. Personal appearance is required by law. So, para lang sa kaalaman ng kababayan natin that our legal service is now reviewing the RA, no, yung RA 10172, kasi nga po siguro yun namumblema siya kung paano siya magpapakorek dahil nasa abroad siya yung case niya. Pero wag po kayong tatalon, may solusyon po diyan sa iyong problema. So yun, tawag lang po kayo para mabigyan namin po kayo ng advice kung paano niyo po itatama yung error sa iyong birth certificate. Okay, thank you. Sige, Kate. Okay po, mula po kay Ronaline Morao Cabar. Ano po requirement to change last name? Nagkabaliktad po kasi yung apelido ko at middle initial ko. Okay, Luz. Yes po, good afternoon po. Yung pagkukorek po niyan, Sir Francis, kung nagkabaliktad po, through RA 9048 po yan. So ang maaari niya pong gawin ay pupunta po siya doon kung saang local civil registry office nakarehistro yung kanyang birth certificate. Dali niya po yung nakuha niyang birth certificate copy na galing sa PSA at ipresent niya po yun doon sa local. At ang local civil registry office po, siya yung magpiprepare at magre-require sa kanya ng mga documents na talagang nagkabaliktad po, mga requirements doon po na yan titignan kung bakit gano'n nagkabaliktad. Yung ito po ang ating video. Ay, sorry po. Yan.
yun po Sir Francis ang gagawin ng ano ng may-ari po nung document. So kailangan pong pumunta siya doon sa local civil registry office kung saan nakarehistro yung documents niya. Doon po muna siya magpa-file ng petition for correction. Through RA9048 po. Okay, nako, isa na lang. At tayo eh talagang sige na, go ahead. Okay, mula po kay Jessica Nazareno Pilyarda. Nag-file po ako ng petition last February 2021. Until now po, wala pa rin po yung annotation. Ang mamaari po niyang gawin, pwede po siyang tumawag o mag-follow up po doon sa mga nabanggit kanina ni Miss Melody doon sa ating CRS dot query QVU at PSA.gov.ph. Baka po may problema na hindi pa sa kanya nakakarating yung feedback. Pwede po siyang mag-query po dito o kaya po doon sa telepono na 8461-0500, local 702 and 703 para po malaman niya. Okay po. Siguro ito, Francis, last na itong kay Rosalinda Tolentino. Paano po ba magpaayos ng PSA? Wala kasi akong name at last name. Middle name lang po nakalagay. Naku, ang gagawin niyo po ay maari po yan kung walang last name or first name, yan po ay subject for supplemental. Pero i-verify po muna yan ng local civil registrar kung saan siya nakarehistro. I-check po muna yan kung subject po ba yan for supplemental report. Okay, thank you po Ma'am Luz. Tito Francis. Okay. Thank you Kate at pinasasalamatan natin of course ang ating mga naging resource person for the day. Walang iba kundi sa pangunguna ni Deputy National Statistician ASEC Cruz Bautista ng PhilSys Registry Office. At syempre sa ating civil registration, sa ating frontline, maraming salamat kay OIC Assistant National Statistician Engineer Marizza Grande, kay Melody Medina, Registration Officer 3 at LUZVIMINDA Cruz, Registration Officer 3 na Civil Registration. At para doon sa mga hindi inabot ng pagbibigay daan sa kanilang mga query, huwag po kayong mag-alala. Next episode, tuloy-tuloy pa rin po tayo at yan ay babanggitin natin. Okay, Linda, 1 minute. Meron ka pa bang shout-out? Sige po, Sir Francis. Ihabol ko lang po andyan po si Ryan Pacanya, si Rode Escudero, si Ardi Jang Cabalong Aves, si Alex Acosta, si Sir Ruben Litan, si Julian Galliano, si Roby Cruz, at si Sir Apple Oblea, nandyan po sila. Maraming salamat po. Thank you very much. Sa ngalan ng production staff, sa pangunguna ni Mr. Ruben Litan, Micah Grabador, Glyza Quejado, Marlene Yaon, at mula naman sa ating PSA Centris Building, Miss Linda Mole. At sa production side, of course, nariyan ang ating mga kabalikat, Kate De La Cruz Pelutin, at Jam Season. At sa master control, ang ating mga frontliners, ang ating mga technical engineers, si Naronel Abundo at Orly Lopez. Ang inyo pong kaagapay sa impapawid Francis Cansino, minsan pa nag-iwan ng isang mapayapa, masagana at magandang hapon. Until next Saturday, the same time, the same station, sama-sama po tayo sa ating PSA Serbisyo sa Radyo. God bless. Maraming salamat po. You know, you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas.